ng lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alala sa gitinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduceo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakita sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano na ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo
nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoy, aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Magsitayo ang lahat. Uya, alleluya. Alleluya, alleluya. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluya. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit hinatula ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Popular ang ebanghelyo natin ngayong araw sapagkat ito yung karamihan sa paboritong kino-quote ng mga tao natin. No? Kung meron tayong favorite Bible verse, isa ang John 3:16 sa mga unang lumalabas sa ating mga kaisipan, di ba? At sino ba ang hindi makakalimot sa kanta na hango sa Bible verse na ito, di ba? Noong World Youth Day na yung Tell the World of His Love, no? Bakit ba marami ang nagugustuhan ang Bible verse na ito, no? Yung John 3:16. Siguro kaya paborito ito ng marami ay para ba kasing binubuod nito ang mensahe ng ating Biblia, no? It captures the whole message of the Bible na sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, tayo ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? At hindi lang yan. At hindi naparito ang Diyos upang hatulan ng kaparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Ito yung mensahe ng pagdating ni Jesus. Ito yung mensahe ng kanyang pinapahayag sa mga tao. At ito rin ang kwentong binubuo ng ating banal na kasulatan. Napakaganda, di ho ba, na sa pamamagitan ng mga mensaheng ito, eh nagkakaroon tayo ng kapanatagan. Nalilingapin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pero marami sa atin ang nakakalimot na ipagpatuloy ang mensahe ng ebanghelyo natin ngayong araw. Di ba? Hindi nagtatapos sa John 3:16 lamang yung binasa natin. May mga pagpapatuloy pa iyon. No? Ano yung kasunod? Na sinabi, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya kay Jesus. Sa madaling salita, kung may kapalit ang sumampalataya kay Jesus, mayroon ding kapalit ang hindi sumampalataya sa Kanya. Kung may kapalit ang sumampalataya kay Jesus, mayroon ding kapalit ang hindi sumampalataya at maniwala sa ating Panginoong Jesus. Bakit may kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya? Sinagot din ito ng ating ebanghelyo, no? Bakit daw may kaparusahan kung hindi ka sumampalataya kay Jesus? Sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Alam nyo, nung mga bata pa ho tayo, sinasabi sa atin ng ating mga magulang na huwag kang lalabas kapag gabi na. Huwag kang aalis ng bahay kapag madilim na, sapagkat maraming masasamang nangyayari sa labas kapag madilim na. Salamat na lamang sa CCTV, no, sa mga surveillance camera. Yung dating sinasabi sa atin ng ating mga magulang, nagkakaroon na ng katotohanan. Ilang beses nang na-report o nakita sa CCTV ang mga kasalanan, pagnanakaw
o mga masasamang gawain sa kadiliman. No? At ang karamihan sa mga gumagawa ng kasalanan o kasamaan, gumagawa nito sa kadiliman. Para sila ay nakatago, para sila ay nakakubli sa marami, para itago sa iba ang kanilang masamang ugali. Gumagawa ng masama sa kadiliman sapagkat ayaw nilang malaman ng ibang tao ang kanilang masamang ginagawa. Kaya mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayong araw ay ang mabuhay sa liwanag. Kung sumasampalataya tayong tunay kay Hesukristo, mamumuhay tayo sa liwanag. Tatalikdan natin ang kasamaan at ang kadiliman at hindi tayo magpapabilanggo sa ating mga kasalanan. Sa pagtatapos na aking pagninilay, nais kong magbigay ng kwento. Minsan, sa aking pagbabible sharing, nung ako'y seminarista pa lamang, ay isa sa mga kasama ko sa Bible sharing ang tinatawag ng kanyang mga kumare sa labas. Sabi nilang ganyan, "Mare, mare, halika na, sumama ka na sa amin." Sabi nung ka-Bible sharing ko, "Ah, hindi na, sige, kayo na lang." "Sigurado ka ba, mare? Tiyak ko, kikita ka dito ng marami." Sabi nung ka-Bible ko, "Hindi, sige, may ginagawa pa ako dito eh." Kaya umalis yung mga kumare niya, no? At hindi na siya sinama. Pagkatapos naming mag-Bible sharing, tinanong ko siya. Sabi ko, "Nanay, bakit hindi ka sumama dun sa mga kumare mo? Parang inaaya ka nila, parang magtatrabaho po ata kayo." Sabi nung nanay, "Alam mo, iho, magsusugal lang kami. No? Sinasabi nila baka swertihin daw ako kasi matagal na akong hindi nagsusugal." 'Di ba ganun, pag matagal kang hindi naglaro, eh sineswerte ka daw. Pero sabi ko sa kanila, narinig mo naman na hindi na ako sasama sa kanila at ayoko nang sumama sa kanilang pagsusugal. Kasi sa pamamagitan itong pagba-Bible sharing natin, napagtanto ko na mas naging malaya ako sa aking panahon. Mas nagkaroon ako ng oras para sa aking mga anak at mga apo. At higit sa lahat, nagagawa ko na maglingkod sa ating simbahan. Alam ko, walang kinikita dito. Alam ko, wala akong masyadong nakukuha. Pero ang mahalaga, malaya ako at masaya ako sa aking ginagawa. Mga kapatid, palayain natin ang ating mga sarili mula sa tanikala ng kasalanan. Ipahayag natin sa mundo ang buong mensahe ng Biblia. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, Ama, na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan nawa ay laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa.
Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, nawa ay maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, nawa ay makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, nawa ay makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang bagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming mga alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, naliupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming kinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, nasa nalamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay. Sa sumasa iba yung kagilhawahan, nangunguli lang malay, binulungan ng tinig mong nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simbuyong kailagan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasimbulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay. Sa sumasaiba yung kaginhawahan, Panginoon, ikaw ang kasipulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay. Sa sumasaiba yung kaginhawahan, dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kagalingan.
ang buhay ko'y ikaw lamang. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butin siya kayang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Patuloy na pinapalaalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal at maaway nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.